Inaproba na ng Food and Drug Administration ang Emergency Use Authorization ng bivalent vaccine o bakunang kayang labanan ang variant na Omicron. Pinag-aaralan na ng DOH ang magiging panuntunan sa pamamahagi nito. At upang alamin ang tugon ng isang eksperto sa nasabing bakuna at assessment niya sa COVID situation sa bansa, ay baka kausap natin ngayon si Dr. Edsel Salvagna, Infectious Diseases Expert. Magandang araw po, Doc. Magandang araw, Aljo. Magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo. Doc, may update na ba kung kailan inaasahan ang pagdating ng unang tranche ng itong mga bivalent vaccines sa bansa? Yeah, well, mukhang soon naman ang sinabi ni OIC Secretary Berhere, bagamat wala pang actual date. Pero malaking bagay nga na na-aprubahan na yung EUA amendment dahil alam natin sa mga lumalabas na datos ngayon dun sa bivalent vaccines ay nakakapagdagdag talaga to ng protection lalong-lalo na dito sa Omicron at itong nahatid ng bivalent vaccines nito sa mga immune system ng isang individual. Well, Aljo, alam naman natin na dahil dito sa patuloy na mutations dito sa mga variants of concern, yung bisa ng ating vaccines laban sa protection sa infection has really gone down. But on top of that, nakita rin natin na over time, kung walang booster ang isang tao, pati yung protection against severe disease ay bumababa na rin. Itong bagong boosters na bivalent vaccines, yung bivalent vaccines hindi pa siya gagamitin as primary series. Sa ngayon, monovalent pa rin yung primary series, pero pag ginamitan natin ng bivalent booster, nakikita natin na dun sa mataas na level na proteksyon na ng ating monovalent vaccines, nadadagdagan pa lalo pag ginamitan ng bivalent vaccine compared dun sa monovalent vaccine na booster. So in other words, mataas na yung antas ng proteksyon, dinadagdagan pa natin, lalo na dito sa mga bagong variants. Ito bang bivalent vaccine ay one time lang ibinibigay tulad ba ng ibang bakuna? Bumababa rin ang efficacy nito makalipas ang ilang buwan? Well, sa ngayon, Aljo, isang beses pa lang ang recommended, whether it's the first booster or the third booster kung nakadalawa na ng monovalent yung iba. Pinag-aaralan pa kung kakailanganin ng additional ones and depende rin kung ano yung population na pinag-uusapan natin. Yung importante nating intindihin dito sa kung gaano katagal yung visa ng isang bivalent vaccine is really dependent on two things. Unang-una, ano ba yung protection na pinag-uusapan natin? Is it protection from infection, which is mediated by antibodies na natural bumababa yung level of protection talaga over time, or yung protection from severe and hospitalization na mas nananatiling matagal dahil ibang component ng immune system ang nagdudulot nito, yung tinatawag natin na T-cells. So sa ngayon, ang nakikita natin, nakakadagdag protection itong bivalent vaccines against infection and nai-extend rin niya yung protection against severe disease, mas pinapataas niya yung antas. Now, whether we have to give this every year or we only have to give it to certain portions of the population, ginagather pa po yung data na yan dahil kaka-deploy lang rin naman ng bivalent vaccines noong October last year. So, we should have some more data over time kung kakailanganin ng second bivalent vaccine. Pero sa ngayon, isang bivalent vaccine ay sapat na na makapagdadagdag ng protection from both infection and yung severity and hospitalization, lalong-lalo na dito sa mga bagong Omicron sublineages. Magkakaroon ng priority list pagdating sa rollout nitong bakunang ito. Kung kayo po ang tatanungin, Doktor, ano ang inyong rekomendasyon upang mabigyan ang mga nangangailangan ng nasabing bakuna? I think yung priority list naman natin kapareho pa rin doon sa yung ating vulnerable population at ang ating healthcare workers. So yung A1 na healthcare workers, A2 yung ating elderly population at yung A3 na may mga comorbid conditions, I think yun pa rin ang gagamitin natin
na priority list dahil ito yung mga taong at highest risk for bad outcomes. Yung healthcare workers, obviously, kasi kami yung nakaharap doon sa mga taong may COVID. And of course, yung ating vulnerable population, yung elderly and those with comorbids, na pinakamataas yung risk nila of severe outcomes. Linawin lang natin, Doktor, ang mga maaaring mabigyan ng bakunang ito ay yung mga nakapagpa-booster lang. Tama ho ba? Ngayon po, yes. Ang bivalent vaccine is only indicated as a booster. Even sa US, ganun pa rin. Ang gagamitin pa rin natin na primary series, yung first dose and second dose, ay yung lumang bakuna, yung monovalent. Dahil yun po talaga yung may approval para dito. Even in the US, ang bivalent, ginagamit lang nila for now para sa booster. Pagdating naman sa vaccination, ano ang inyong observation sa vaccination ng mga Pilipino? Tingin nyo, nandun pa rin yung bang kagustuhan o willingness nila na magpabakuna ngayong medyo bumababa na ang kaso sa Pilipinas? Well, itong phenomenon ng low uptake kahit sa mga boosters, hindi lang naman sa Pilipinas eh. Actually, all over the world, yung WHO nga nababahala na dahil napakababa talaga ng uptake ng boosters. Kasi syempre, yung primary series, ang laki na rin ng impact, mababa na yung mga number of people na namamatay, bagamat marami pa rin nahahawa, especially with these new variants. I think na yung novelty rin na alam natin na nakakapagdagdag ng protection against hospitalization itong bivalent, baka makatulong sa pag-uptake ng boosters na ito dahil ang bivalent booster ang usually binibigay yan either as the first booster kung hindi pa nagbo-booster yung tao or as an additional booster kung naka-first or second booster na yung isang tao as long as it's been about 2 to 3 months from the last booster. The bottom line is may karagdagang protection talaga ito. So hopefully, pag sinabi natin na okay, nandito na yung mga bivalent boosters, lalong-lalo na yung ating vulnerable population, ay tumaas rin po yung kanilang uptake nito dahil alam naman talaga natin, syempre, nagsisilabasa ng mga tao, parang bumabalik na tayo sa normal, mas hindi nakikita agad ng mga tao na kinakailangan talaga. Compared dun sa yung wala pang bakuna, tapos hindi pa natin alam kung paano i-treat masyado yung COVID, gustong-gusto talaga ng mga tao magkaroon ng protection. So hopefully itong bivalent vaccines will also boost, hindi lang boost yung immunity, but also boost the vaccine uptake. May tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. At sinabi ng World Health Organization na they expect the pandemic to end this year kung if we continue the same protocols and treatments. Nakikita nyo ba ang ganitong assessment na pandemic may end, matatapos na ngayong taon? Yes, actually lahat kami sa scientific community, most of us are really thinking that this is the year that the pandemic will end. Bagamat hindi ibig sabihin no, na mawawala ang COVID. In fact, yung COVID nandiyan na talaga, magiging endemic siya. Kaya hindi na siya naging pandemic, magiging endemic siya. In other words, it will continue to circulate like other diseases like influenza, like the common cold. Pero yung kanyang impact ay predictable na. Siyempre, meron pa rin mamamatay dahil meron talaga nagkakaroon ng severe COVID. Marami pa rin taong ayaw pa rin magpabakuna hanggang ngayon. But at least yung ating predictions for impact, hindi na ma-overwhelm yung ating hospitals at mamamanage na natin ito katulad ng ibang public health threats na endemic na rin. May follow-up question si Red Mendoza. Doktor, sa tingin nyo ba dapat pa rin i-extend ng pamahalaan ng state of calamity or state of public health emergency? Nasa ganitong state pa rin ba tayo, Doc? Well, alam ko ang ginagawa talaga dyan is yung pinaka-important kasi na portion doon for us sa medical field is yung validity ng ating EUA, yung ating emergency use authorization na sinabi na naman ng DOH na even if mag-end yung state of calamity, tuloy pa rin naman siyang pwedeng gamitin for up to 1 year. Now, yung ibang mga benefits na nadadagdag doon sa state of calamity, kasama na dyan yung mga healthcare worker allowances, kung mabibigyan ng lunas, mabibigay pa rin without the state of calamity, then maybe they can do that. Pero sa akin kasi, ang pinaka-lookout ko at this point, yung concern namin is yung validity ng ating
bakuna na mabigay na libre sa mga tao. Dahil yun po talaga yun nakakatulong to prevent another rise in infections. So bottom line sa akin, marami kasing components yung state of calamity. But for me, the most important is really the validity of our EUAs. At kung may iba namang pwedeng gamitin short of the big state of calamity, then that's okay with me. As for the rest of it, syempre decision na rin yan ng ating pamahalaan. Sa ibang usapin na tayo, Doktor, may tanong si Leigh Alvis ng GMA News. Ang kanyang tanong, ngayong madalas ang pag-ulan at pagbaha, ano ang mga sakit ang dapat bantayan? Ano rin ang mga dapat gawin para maiwasan ang mga sakit na ito? Well, pag bumabaha, syempre yung leptospirosis, lagi nating problema yan kasi nakaka-cause po yan ng kidney failure, kaya kinakailangan po kung lulusong po sa baha, iwasan po natin lumusong sa baha. Pero kung kailangan po talaga, ay makipag-ugnayan po tayo sa ating mga doktor or healthcare workers dahil meron po tayong pwedeng ibigay na prophylaxis para sa leptospirosis. Bukod pa doon, yung mga waterborne diseases natin, kasama dyan yung mga diarrhea, yung mga typhoid fever, and of course, ngayon, yung mga mosquitoes makakapag-breed na, yung dengue, nandyan pa rin po talaga. And then of course, pag umuulan, people tend to spend more time indoors. So yung mga respiratory illnesses, aside from COVID, yung trangkaso, yung mga ubot-sipon, mas tumataas rin sa mga ganitong panahon dahil mas nagsisiksikan ng mga tao in closed spaces. So sa ngayon, importante for respiratory diseases, manatili po tayong gumamit ng mask dahil hindi lang naman sa COVID yung epekto nito, nakakapagpababa rin ng risk ng ibang respiratory illnesses. At in general po, manatili po tayong malusog, get enough sleep in a day, eat at the right time, eat the right foods. Very, very important po na kung kailangan po natin magpa-check up dahil meron tayong comorbid conditions, matagal po ka rin kasing napabayaan itong ating mga check up sa ating mga doktor during the pandemic. Now is the time to do it para manatili po tayong healthy. Maraming salamat, Dr. Edsel Salvanya, Infectious Diseases Expert. Happy New Year, Doc. Thank you.